Hi mga ka-mugshots! Kasama pa rin po natin ang tatlong bibe dito sa... ang tatlong bibe dito sa dati kong school, which is sina Jemima, Erwin, at Matthew. So sa previous episode, nagbigay na ng katanungan si Jemima, kaya naka-receive na siya ng mug from Mugshots with Attorney Maggie. So ngayong episode, ang magtatanong naman po sa atin ay si Erwin. Very interested to know kung ano ba ang course ni Erwin. I'm a political science student. Wow! It's the breaking streak na puro commu yung tinatanong natin. Parang ano, I am excited to know kung ano ba ang question ng isang political student na si Erwin. Well, my question is, first of all, madami tayong klase ng social or civil participation. And since nasa institutional tayo or sa school, isa dito yung activism or student activism. So, yung issue ngayon kasi, nalilink ang student activism sa communism, which is, sa perspective ko, hindi siya dapat maging ganun yung pagtingin ng tao sa kanya since student activism is a representation ng democracy. Although I'm not a student activist, kiniklara ko lang. Pero, ang tanong ko is, during the time of Ramos, tinanggal ang Anti Subversion Act. So, ngayon, possible ba na maibalik siya just to know na yung distinction para naman mabigyan ng justification kung sino ba yung mga activists lang and doon sa mga communists talaga. Thank you. Grabe. Miss D, I super love his question kasi ngayon lang ako naka-encounter ng ganong question na. Oh, it's very technical, it's new to me. Na, no? It's fresh. And pero to Attorney Maggie, super alam ko to na hindi fresh sa kanya yung katanungan na yun. Being her as an activist nung college siya. So let's see kung ano ba ang kasagutan ni Attorney Maggie regarding this issue. So sa question ni Erwin, ang question niya is whether or not pwede pa bang ma-revive ang Anti-Subversion Act. So bago yan, I want to enlighten first Erwin with respect to Anti-Subversion Act of 1957. So Republic Act 1700 or the Anti-Subversion Act make it a criminal or criminalizes or ginagawang criminal ang mapapatunayan ng mga tao na membro ng Communist Party of the Philippines. So 3 decades after, or during the time of President Fidel Ramos, Republic Act 1700 was repealed by Republic Act 7636. So RA 7636 expressly repealed Republic Act 1700 or the Anti-Subversion Act. So sa question kung whether or not ang isang repealed law may be revived, katulad ng Anti-Subversion Act, well, we should take note of Section 14 of the Revised Administrative Code, which states that maaari mo lang ma-revive ang isang repealed law kung ang repealing law only impliedly repealed the prior or previous law. Pero if the repealing law expressly repealed the prior or the previous law, then you cannot revive the prior or previous law anymore. So in this particular case, taking note of that provision of the Revised Administrative Code, hindi na maaaring ma-revive ang Anti-Subversion Act because the repealing law, which is the Republic Act 7636, expressly repealed Republic Act 1700 or the Anti-Subversion Act of 1957. Thank you, Attorney Maggie, for answering Erwin's question. Dahil sa answer niyo po, marami din po akong natutunan doon. At for sure, pati yung ating mga bibe dito sa school po na to. And ayun nga po. And for sure, kahit si Attorney Maggie natuwa sa question na yon, and sigurado din ako na nagkaroon siya ng reminiscing sa kanyang college days. And of course, dahil nagbigay ng katanungan si Erwin, para kay Attorney Maggie, meron siyang signature mug from Mugshots. Ayan, kagaya ni Jemima. Congrats, Erwin! At dahil naka-receive ka na ng signature mug from Mugshots with Attorney, we will now give the camera to you for your mugshot.